Good day mga friends! Welcome to my YouTube channel. Sa video naman pong ito ay tuloy pa rin po tayo sa discussion tungkol sa inverse of a fraction. Sa pagkakataon po ito ay focus po tayo sa rational naman ng forms ng ating function. So, umpisahan na po natin. So, meron pa rin po yung function or f of x. Yung inverse po niyan ay denoted pa na po ng f to the power negative 1 of x. So, pagkakataong ito, aaralin lang po natin yung rational form naman ng expression. So, dito po sa board, makikita niyo po, meron tayong f of x is equal to 2x plus 3 over 3x minus 4 naman. So, parang fraction po yung itsura niya kasi meron po siyang numerator at denominator. So, ito po ngayon ang pagtutuunan natin ng aral kung paano kunin ang inverse ng ganitong fractions, functions. Okay. So, ganoon pa rin po, convert pa rin ang, or gawin pa rin y ang f of x equal to 2x plus 3 over 3x minus 4. Tapos pag nagawa na po natin y ang f of x natin, yung y na yan ay gagawin na po natin x naman. So, gawin po natin siyang x. Habang yung lahat ng may x po dito, ay gawin naman po natin lahat na y. So, 2, then na x, y po tayo, plus 3 over 3, instead na x, y pa rin, minus 4. Okay, so, yan po, elimination pa rin po tayo. So, paano po natin i-eliminate ito? Ang gagawin po natin elimination nito ay eliminate po natin yung denominator. So, to do that, kailangan po natin i-multiply itong expression at buo ito sa the same quantity ng ating denominator. So, ibig sabihin po, i-multiply po natin siya ng 3y minus 4. So, dahil minultiply po natin itong right side ng equation ng 3y minus 4, the same po ang gagawin natin sa left side. So, itong x, mumultiply din po natin yan ng 3y minus 4 pa rin. Okay? So, present po tayo. Itong sa right side ng equation, ma-eliminate na po ito, being 1. No? Kasi, any number divided by itself is equal to 1. Except po lamang sa 0. So, sa matira po dito ngayon is 2y plus 3. Sa kabila naman po, distribute natin ang x sa factor or quantity na minumultiply natin sa kanya. So, itong x, pag minultiply natin sa 3y, meron po tayong 3xy minus x times 4 is 4x naman. Okay? So, kung mapapansin nyo po, meron tayong 2y dito, meron po tayong 3xy dito naman sa left side. So, gagawin po natin yan, kailangan natin makumbine yung mga terms na meron po y para po ma-factor out natin yung y. Tapos, pwede na po natin ma-eliminate yung kasama niya. So that, arrive po tayo sa point na y na lang po yung matitira sa isang side ng equation. So, to do that, kailangan po natin i-lipat-lipat yung mga terms. So, combining 2y sa kabilang side, so yung 2y na positive natin magiging negative 2y po siya. So, yung negative 2y ngayon, yan po yung kasama ng ating 3xy. Okay? So, sa kabilang side naman po, ay lilipat natin tong minus 4x or negative 4x. Pag nilipat lang po natin siya sa kabilang side, dahil negative siya, magiging positive 4x na po siya. Kasama ng plus 3 natin. Okay, so pag-proceed po tayo, combining ng 3xy at 2y, ang greatest common factor po ng dalawang terms na ito ay y. So, factor out po natin ng y. Tapos, divide po natin bawat number ng greatest common factor nila. So, we have 3xy divided by 3.
Meron po tayong 3x na matira. So, minus 2y divided by y is 2. Sa right side naman po, meron tayong 4x plus 3. Okay. So, dahil kailangan po natin sa isang side, in this particular example is sa left side, kailangan po natin ng y, i-eliminate po natin yung kasama niyang quantity, which is 3x minus 2. So, in this case, di-divide po natin ang value nito ng 3x minus 2 para ma-eliminate na po ito. So, meron po tayong y times 3x minus 2 is equal to 4x plus 3. So, para ma-eliminate po ito, divide po natin ng 3x minus 2. Doing that, okay, we'll also divide the other side of the equation by the same quantity, 3x minus 2. So, cancel. Cancel po siya. So, matira na lang po is y. Y is equal to 4x plus 3 over 3x minus. So, ito po yung f of x natin. So, ngayon po, i-determine natin ang value ng x na hindi continuous sa graph natin. So, meron tayong value ng x dyan na hindi po continuous yung f of x natin. So, ito na po sana yung inverse of a function natin. 4x plus 3 over 3x minus 2. Okay, so yung point po ng graph na to na hindi po defined ang ating f of x ay pag nag-0 itong denominator natin. So how are we going to do that? Equate po natin ng 0. 3x minus 2 equals 0. So we have 3x minus 2, o plus 2 po tayo, equals 0 plus 2. Okay, so, so we have 3x minus 2, plus 2 po tayo, equals 0, plus 2 din. So we have, may data po ito, 0, we have 3x plus 2, x therefore is equal to over 3. So, when x is equal to 2/3, hindi po define ang ating equation. But anyway, ilalagay ko lang po yan as our answer. So, we have f of x, the inverse of f of x is 4x plus 3 over 3x minus 2. Where, okay, where x is not equal to 2/3. Okay, so yan po yung sagot sa ating function. So sana po may natutunan kayo sa video natin ito. At kung may natutunan po kayo, pakilike naman po na video natin ito. At pwede po natin i-subscribe para masundan po ang mga susunod pa nating videos. At pwede rin po natin i-share sa mga tingin natin ay mga natutunan po. Maraming salamat po.